Unahan na lang yan. Kinukwento mo lahat ng mga bagay na hindi mo nang dapat sinasabi sa ibang tao. Sinasabi mo nang sinasabi. Bakit? Siksik ka talaga yung ugali mo. Huwag tayo parehas. Ako, kaya ako ganun open sa'yo. Kasi alam ko, hindi mo ko gaganin. Pero nagkamali ako, ginanon mo ma. Parehas tayo dito. Huwag kang mag-pretend na wala lang din ang masama sa akin. Kung may nagawang masama sa'yo, kasi nakita ko. Nakita ko na na may mga ginagawa kang error na itong taong to, hindi to. Hindi to mapagkakatiwalaan. Hindi to safe. Hindi ako nagsisinungaling dito. Like, ito na ako, lahat, wala na akong dapat itago ngayon. Nakakahiya na, totoo, wala na. Oh, pagkatapos nung live, pinuntahan kita, birthday mo pa, diba? Inayaan ko yung live, nagtanagkalat na buntis ako. Baka ngayon si Mami, pinapaniwala ko yung sarili ko na hindi niya ako gagawin ng ganyan. Kahit kasi dara yung nagdididik sa akin noon at yung mga tao dito na, sure yan, kasi meron ganito, ganyan. Diba? Pumunta ako sa birthday mo. Tapos after nun, ganun yung gagawin mo. Kaya kita in-unfollow. The rest, lahat po ng nadamay na in-unfollow, lahat po ng pinafollow ng mga partido ng ex ko, tinanggal ko talaga sa mga Facebook ko, sa Instagram ko, sa Twitter ko, sa kahit saan, kasi ayoko nang makakita na kahit na unbushit. Gusto kong bumalik. Gusto kong umokay. Kasi wala namang nakakaalam nun eh. Walang kahit na anong makakapagsabi sa inyo nun kung hindi yung mga taong kasama ko. Yung mga taong kasama ko ba nagsalita? Hindi nagsalita yung mga yan. Hindi nakalabas. Kasi ipinili ko na hindi sabihin. Kagaya ng mga sinasabi nyo sa akin na parang ginagamit ko yung personal issue para pagkakitaan. Sana nag-upload ako ng vlog tungkol doon. Sana hindi ako nagpa-interview sa iba para hindi nyo isipin na gusto kong kumita ng pera, gusto kong gagamitin yung personal issue para mag-trending ako. Sana ganun. Hindi! Bago nangyari lahat to, okay naman na yung YouTube channel ko eh. Masaya naman na ako eh. Hindi naman ako kailangan ng sobra-sobra eh. Kasalanan ko ba? Kung talaga may ginagawa kong mali dito, bakit ako papunta doon ang papunta doon? Hindi ako nagmamalinis kaya nakakapunta ako doon. Hindi ganun yun. Hindi ako magpapalain, hindi ako... Karma ang dadating sa akin. Alam niyo kung ano yung salitang karma, totoo ang karma. Bakit pinipilit niyo palagpasin ng mukha kong masamang tao? Bakit pinipilit mo hanapin lahat ng mga tingin mo, ay, putang mukhang wrong to, pag lumabas to, magagalit yung tao sa kanya? Bakit hindi mo sinabi lahat ng magagandang bagay na nagawa ko sa'yo? Bakit hindi mo sinabi lahat ng totoo? Kung bakit ko ayaw kay ganito, kung bakit ko ganyan? Lilinawin ko na po dito. Unang-una, pasensya po sa lahat. Unang ginawa ko ngayon, bago ako nag-live talaga, tinawag ako si Alex, nag-sorry ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na sinabi ko yung rate niya na yung dahil yung sinabi ni Ma'am Shina na galing sa team ni Alex. Pero nakausap ko kasi si Ate Alex that time. Na ang sabi niya, ayaw ko yung collab kasi ayaw ko yung nagbabayad. So, hindi naman pare-pare sa mga vloggers si Ate Alex, ayaw niya nang ganun eh. Ako kailangan ko, kaya pasensya na po ako. Iba yung titignan niyo, hindi ako mukhang pera, nagtatrabaho lang po ako. Okay, so nung paulit-ulit ako kinukulit ni Ma'am Shina ng birth control kay Alex. Yun yung sinabi ko. Yun yung sinabi ko. Kaya unang ginawa ko, nag-message ako, hihingi ako agad ng sorry. Sobrang sorry po. Pangalawa, kay Donna. Sinabi ko, sabi ni Wilbert doon, tinatrash talk daw kita kung ano-ano doon mga malago yan. Like, alam ng lahat kung gano'n ko kamahal si Ate Donna. At alam ni Ate Donna kung gano'n ko siya kamahal. Hindi ko gagawin sa kanya yun. Yung kay Ate Jella, corrupted na yung sabaw. Si Ate Jella yung pinakasabaw sa amin. Ha-ha. Shhh, ka na lang. Kasi totoo, si Ate Jella yung pinakasabaw sa amin. Yung joke namin yun, magtotropa. Hindi ko alam bakit parang gusto mong palabasin ng mga masama yun. Hindi ko gets. And minessage ko si Ate Jella, nag-sorry din ako. Ate, sorry. Nag-sorry na ako. Si Ivana, tinawawa ko din. Sabi ko, me, nagkausap na kasi kami ng Ivana. May naging past issues kami noon na parang nasira ako sa kanya, kaya in-unfollow niya ako. At ako, parang, anong nangyari sa amin? Bakit in-unfollow niya ako ganun? Kaya hindi okay sa akin sa iba na that time dun sa reply ko na may chika ako. Kasi yun yung ichichismis ko, na in-unfollow ako niya ni Ivana.
Pero mayroong info kasi na nakarating kay Ivana. Pero napag-usapan na namin, okay na. Ngayon, nausap ko siya bago nag-live. Bumigil na ako ng sorry sa kanya. At ang sabi niya, alam niya. Kaya ako daw yung naano. And naiintindihan nila. At lahat sila sinasabi na kilala ka namin, wala layo. At sana, ayun, malalaman mo rin naman sa kanila yan. Hindi ako naghanap ng kakampi dito. Ginawa ko lang ng tama muna. Kasi may mga taong nadamay. May mga tao talaga nadamay. Ito yung mga malalapit sa akin, so sila yung lingin ako. Panglima siya makagago, tinry ko siya sa message. Pero nakapag-post na siya. Hindi ko na mapipigilan yun. MG, maraming salamat sa pagtatanggol sa akin. Pero totoo. Hindi ka namin napag-usapan ni Ma'am Shilbert. Never talaga. Ang naaalala ko sila Christian Merv, sila Wamos, ayan yung mga naaalala ko. Sila Tony Fowler, pero sila Tony Fowler, ito yan, ito naman yung kuwento kay Tony Fowler. Wala akong personal issue kay Tony Fowler, wala talaga. Pero bakit ko siya pinigilan? Yes, totoo, pinigilan ko talaga siya kay Tony Fowler. Ulahin natin si Tony. Nakaka-collab mo ngayon to Line Up, naninayayan ka na namin, may GC na kami, nakasama ka namin. So ganun yung Dulay Nab sa'yo. Love ka ng Dulay Nab. Tapos malalaman ko na gusto mong makakulab si Tony Fowler. Kaya kita pinigilan at sinasabi mong mentor mo ko. Kasi ayoko masaktan yung kaibigan ko. Ayoko siyang masaktan. Kaya kita pinigilan. Pasensya na ate Tony. Alam ko, hindi tayo magkaano. Pero sana naiintindihan mo ko. Kasi kung kaibigan mo din, diba? Hindi mo din naman gusto makaramdam ng ilang yun eh, diba? Yun lang naman yung point ko dito. Si Jelay lang yung iniisip ko. Oh, okay. Si Wamos, nagsabi ako, seryoso ka ba? Ganito, ganyan. Kasi nung time na yun, parang pinagtitripan siya ng tao. Parang maingay siya sa bash. And sinasabi ko kay Ma'am Shilbert that time na huwag siya lalapit sa mga bash. Para kahit naman mapano, yung mga nakakasama niya ng YouTuber is yung okay, yung matutulungan din siya pagdating sa subscribers sa ganito, ganyan. O Wamos, pasensya na. Alam ko hindi ako perfecto, pasensya na talaga. Galing sa puso ko, wala ko ibang hihilingin ngayon sa mga taong nadamay ko, hindi pasensya na. Kasi may unong ako humingi ng pasensya. At yung paghingi ko ng pasensya sa inyo, nang gagaling dito, hindi po ako magsisinungalan. Pasensya na po kayo. Sino pa ba yung mga nadamay? Si Sana Lopez, si Robby Domingo, yan yung mga... Kaya ko naman sinabi yun, bakit nagre-rant ka? Kasi sinisend niya sa akin yung, halimbawa may ka-collab siya, kapag konti yung views, tas 2K lang. 1K lang yung nadagdag sa akin subscribers. 500 subs lang. Ganito. Diyos ko po, 2K subs lang yung nakuha ko dyan. Ganun ka magsalita. Diba? O, paano kung di magiging ganun sa'yo? Ganun yung pagkakakilala ko sa'yo. Again, sa mga artists po, pasensya na. Sobrang sorry. Sobrang sorry. Ano pa ba? Ano pa ba ang mga nadamay doon? Yung personal issues namin mag-partner, di ba? Yung mga personal issues namin hindi nakalabas. Ano na? Asan na yun? Bakit hindi nyo tinignan yun? Bakit ako lumayo sa inyong lahat? Di ba? Pinagtutulungan nyo kasi ako ngayon. Yun yung totoo. Hindi ko alam ba't ganyan kalaki yung galak mo sa akin. Pwede mo naman ako kausapin. Tawagan mo ako sa inyo. Pwede ba tayong mag-usap? Yung nirarap mo na hindi ka namin sinin, hindi ka namin sinagot. Dahil nga yun sa nalaman mo na pinapahanap mo yung kabet. Paano mo magagawa sa akin yun? Hanapin mo yung kabet tapos lahat kami kaibigan mo? Gusto mo makatrabaho? Gusto mo daw maging alaga? Ano po? Laruan? Diba? Kaya kita pinaan-follow sa lahat. Ngayon, yung message mo, hindi namin yan nakikita. Dahil nasa restricted yan, automatic kapag nag-unfriend ka ngayon sa Facebook. Nasa message request. Sa dami ng nag-message sa akin araw-araw, makikita ko pa ba yan? Sila. Diba? Nasa restrict na yan. Hindi na namin makahagilap yan. So, huwag kang mag-run. Pwede mo akong tawagan. Diba? Pwede ba tayo mag-usap? Iranan na sa'yo lahat ng galit ko. Hindi yung nandito tayo sa social media kasi mukha tayong tanga. Mukha talaga ng tanga. Pero wala akong magawa. Ito na yun. Diba? Darin, ikaw, pwede ba kahit once lang sa buhay mo magpakalalaki ka naman. Magpakalalaki ka, magsabi ka ng totoo. Flow G, Pastillas, XD, Darin,
Sabihin yung totoo kung sinong humubulong sa akin paulit-ulit sa tenga ko na maglapag na ako ng maraming content kay Ma'am Shin para sabay-sabay na sa isang araw at logo ko para maraming trabaho. Sabihin niyo yung totoo. Wala. Tapos ako lang naman yung isa ako yung malakas ang loob na magsabi na ako lang na